sa bawat bagay na gagawin ko bilang ama ng ating lalawigan ay ang interes lamang ninyo. Ang interes ng ating mga kababayan at gayon din ang interes na mapaayos, mapaganda at mabigay ang tamang serbisyo sa lahat ng sursugan. Matapos ang 21 taong panunungkulan bilang mambabatas, naging hamon para sa bagong gobernador, Francis Cheese Escudero, ang pagiging ama ng lalawigan ng Sorsogon. Bilang gobernador, tinutukan ni Governor Cheese ang pagsasaayos ng mga sektor ng health, social services, tourism, environment, agriculture, infrastructure, education, disaster preparedness at good governance. Binigyang importansya ang pagbibigay pangunahing pangangalaga at pansin sa bawat pasyenteng sursuganon sa hangaring maibalik ang ugaling mapagmalasakit sa mga paggamutan. Isinaayos ang mga gusali ng provincial, district hospitals at infirmaries sa buong lalawigan upang madagdagan ang kapasidad na tumanggap ng mga pasyente at magkaroon ng lugar para sa mga karagdagang medical equipment. Tinanggal ang mga pribadong kwarto, partikular ang mga executive suites sa lahat ng pampublikong paggamutan upang madagdagan ang mga ward beds at kwarto para sa indigents. Makalipas ang isang taon, makikita ang malaking pagbabago sa iba't ibang paggamutan sa buong lalawigan ng Sorsogon. Sorsogon Provincial Hospital. Dunsol District Hospital. Prieto Diaz Municipal Hospital. Sa ngayon, ang iba pang mga hospital ay sumasailalim pa sa renovation at inaasahang ang mga pagbabagong ito ay makakapagpadali at pagaan ng pagbibigay serbisyo sa mga sursuganon. Kanya ding pinalinis ang kapaligiran ng mga hospital sa paniniwalang kasunod ng maayos at malinis na paggamutan ay ang maayos na serbisyo sa tao. Pinalitan at dinagdagan ang mga kagamitan sa mga paggamutan ng lalawigan gaya ng bagong washing machine, mga ceiling fans, at mga medical equipment gaya ng mga examination table, thermal scanners, medical oxygen, mga hospital beds, at karagdagang unan, mattress, blankets, at mga bagong ambulansya. Inaasahang dadating sa mga susunod na linggo ang mga karagdagang CT scan, X-ray machine, 2D echo, at blood bank. Hindi din pinalampas ni Gobernador Cheese ang programang Contra Dengue kung saan kanyang pinamunuan ang province-wide cleanup drive. Layo ng proyektong ito na maturuan ang mga sursuganon kung paano maiwasan ang pagkalat ng dengue sa kanilang mga barangay. Kasalukuyang naglalagay ng mga treated nets sa lahat ng paaralan upang maprotektahan ang mga mag-aaral sa sakit na dengue. Inayos din ng gobernador ang sistema ng pagbili ng gamot sa mga paggamutan sa pamamagitan ng open bidding upang laging mayroong sapat at dekalidad na medisina sa paggamutan. Sa loob ng isang taon, aabot na sa halagang 42,006,073.415 pesos na pondo para sa gamot ang naipamahagi sa siyam na hospital na pinapatakbo ng pamahalaang lalawigan. Daang-daang sursuganon din ang nabigyan ng libreng operasyon matapos na maisakatuparan ang mga medical at surgical missions sa Sorsogon Provincial Hospital. Sa tulong ng iba't ibang pribadong sektor, umabot na sa bilang na 314 na ang nabigyan ng pagkakataong makapagpa-opera gaya ng cleft lip and palate, gallstones, myoma at iba pang mga karamdaman. Bilang sa'yo na yun, naimod mo sa Europe sa ang bata, muna na, ano, maugma.
Mahinom parang maghiniwas-hiwas baga sa pamati ko na naano siya patahi. Kapasalamat po ako lalo na po kay Governor Jesus ko dito tapos sa mga staff ko niya. Sa PBM, sa ospital, sa provincial, tapos sa Tabang Center, tapos sa intero na ako na nagdanon sa amon. Inaasahang magpapatuloy ang pagsasagawa ng mga medical at surgical missions sa lalawigan ng Sorsogon dahil parte ito ng sistemang inilatag ni Governor Cheese Escudero para pagbutihin at palawakin ang paglalaan ng maayos na medical services sa mga Sorsoganon. Sinimula na ang digitization ng mga paggamutan sa pamamagitan ng DBP Medics. Pinadali ang proseso ng mga dumadating na pasyente at komunikasyon ng iba't ibang departamento ng hospital sa pagitan ng mga paggamutan sa lalawigan. Parte rin ng digitization ang paggamit ng Telemed, isang Doctors to the Barrier program na naglalayong makapagbigay ng mabilis, abot-kaya at 24/7 na serbisyong medical sa lahat ng Sorsoganon. Ang paghamit ko sa iyo sa mga advices, pag-relate ko sa mga problema ko medical, na parang mas smooth sailing, na mas kinili ko siya makita personal, mas na-explain niya ko kasi parang igwa ko tulad sa iyo sa close contact. Sa kasalukuyan, mahigit 6,000 Sorsogano na ang napaglingkuran ng Telemed na matatagpuan sa Sorsogon Provincial Hospital, Barangay Health Unit, Zone 2 Bulan, Barcelona Rural Health Unit at Gubat District Hospital. So, ang nangyayari, pwede na po kayo magpakonsulta anytime. Just go to these 4 stations and then we will do teleconsultation. So, ang proseso po noon is that maaari kayong kuhanan ng BP, temperature, ECG, spirometry and fasting blood sugar using this equipment we call H100, and then immediately after that you could initiate a video consultation or just do a teleconsultation and you will be able to talk with licensed Filipino doctors. So 24 hours a day po yun, 7 days a week. Kasalukuyang inihahanda na ng pamahalaang lalawigan ang pagsaset-up ng Telemed sa lahat ng RHUs at BHUs sa buong lalawigan. Ipinadala rin ang mga provincial nurses at iba pang medical personnel sa mga leading hospitals sa NCR upang sumailalim sa karagdagang pagsasanay. Napili rin ang probinsya na maging pilot area ng Universal Healthcare o UHC, isang programang naglalayong magbigay ng patas na serbisyong medikal na magpapalaya sa mga indigents sa hirap ng pagpapagamot. Madami pong ginagawa si GovCheese na pagdagdag sa ating mga kapasidad sa healthcare. Lahat po ng mga laboratory tests at saka yung mga gamot, magiging available na rin po yan sa lahat po ng ating mga munisipyo, mapa-RHU o doon sa mga district hospitals natin. Ang Sorsogon ang nangunguna sa preparasyon at kahandaan para sa implementasyon ng universal healthcare sa buong bansa. Dagdag pa rito, kaakibat ng Philippine Academy of Family Physicians, kanyang dinala ang Family Residency Program sa Sorsogon. Layo nitong buksan ang oportunidad para sa mga doktor mula sa mga karatig lalawigan at kalaunan ay manatili na sa Sorsogon at dito na manggamot. Maliban sa paghahanda sa UHC, ang mga pagbabagong pinatupad sa mga pampublikong paggamutan sa Sorsogon ay dahil sa hangarin ni Governor Cheese na maitaas ang antas ng kalidad ng health services, lalong-lalo na sa mga mahihirap na pasyenteng Sorsogano. Sa unang linggo ng panunungkulan ni Governor Cheese, binuksan agad para sa mga kapuspalad na Sorsoganon ang Provincial Tabang Center sa pangangasiwa ng Provincial Social Welfare and Development Office. Layunin ito na agarang matugunan ang mga pangangailangan ng mga Sorsoganon, kabilang ang medical, burial, educational at transport assistance. Dahil dito, mas naging maayos at epektibo ang pagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng AICS o Assistance to Individual in Crisis Situation. Sa loob ng isang taon, 7,795 na individual ang natulungan ng PSWDO sa pamamagitan ng Tabang Center at mga extension offices nito sa 9 na pampublikong hospital sa lalawigan.
Kabilang din sa nabigyan ng pinansyal na tulong ay ang 33 pamilya na kasama sa mga apektadong informal settlers na naninirahan sa loob ng Capitol Compound. Pinamunuan din ng PSWDO sa direksyon ni Governor Cheese ang pagpapaabot ng tulong ng nakaraang pagsalanta ng Bagyong Tisoy, Ursula at Ampo sa lalawigan. Hindi pa man tumatama ang bagyo ay nakapagpalagay na ng mga community soup kitchen sa mga lugar na may maraming bilang ng mga stranded na pasahero. Matapos ang pananalasa nung nagdaang bagyo, agarang namahagi ng mga food packs ang pamahalaang lalawigan sa pamilyang nasa evacuation centers. Upang agarang maisagawa ang cleaning at clearing matapos ang pananalasa ng Bagyong Tisoy, pinag-utos ni Governor Cheese ang pagkakaroon ng Food for Work program sa buong lalawigan. Namigay ng mga food packs sa 700 at 18 Child Development Centers o CDC at 230 naman sa mga paaralan sa buong probinsya. Kapalit ay ang paglinis sa mga kapaligiran ng mga CDCs at mga paaralan. No Sorsoganon shall be left behind. Iyan ang palaging batid ng Ama ng Sorsogon. Hangad niya na maitaas ang pamumuhay ng lahat ng Sorsoganon magmula sa mga kabataan hanggang sa sektor ng senior citizens. Pagsisilbihan ko kayo ng tapat, ng totoo at ng tunay. Kada Sorsoganon magdanon.